Gagawin din niya ng AFAM sa inyo best. Lagi silang may time and effort sa inyo at talagang hindi kayo maging uhaw sa atensyon. Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nood at nag-share ng inyong mga ideas and comments. Shoutout sa inyong lahat mga best and sana okay lang kayo. Sa mga bago, welcome sa inyo and shoutout sa inyo. Shoutout nga pala kay Sister Marjorie Tupas Vlog. Kumusta ka na best and sa afa mo dyan? Actually, itong damit na to best, sobrang tagal na nito. Mga 14 years na siguro to sa akin. Isa to sa damit ko sa trabaho, may pangalan. May pangalan pa nga. Oh, ganun. Talagang kasya pa sa akin. Ganun. Ganun factor. After 14 years, kasya pa sa akin yung mga damit ko. Ganun. So, shoutout sa inyong lahat mga best. Today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment dito. Shoutout sa iyo, best. At sa mga nakaka-relate sa iyo. Ate Sally, paano po malaman kung ang kachat mo ay seryoso? Kung si Afam na kachat mo ay seryoso? Yan lang naman yung tanong mo, best. Kunti lang yan, pero malaman yan. Maraming salamat sa pag-share mo, best. And alam ko marami magkaka-relate sa'yo. Yung mga kachat niyong AFAM, isa sa mga basihan dyan is yung meron siyang time and effort sa inyo na hindi kayo maging uhaw sa atensyon, na hindi nyo kailanman maisip na may iba siyang kausap, na hindi kayo maging uhaw sa atensyon. At higit sa lahat, gusto kanilang makita sa video ko. Kasi nasa bagong ano na tayo ngayon, bagong henerasyon. So, isang pindot lang dyan, makikita na kayo. Excited siyang makita ka sa video ko. Lagi siyang may time and effort sa inyo. Lagi siyang nakipag-communicate sa inyo. At concern siya hindi lang sa'yo, kundi sa family mo. At yung una kasi niya, kinikilala niyo yung sarili niyo. Ano yung mga gusto niyo, ayaw niyo. Kung ano yung ginagawa niyo sa'yo. Kasi dapat laging part din yan sa pag-usap niyo yung how are you today, ganun factor. Isa yan sa pagkukonek ninyo. Na lagi kayong may communication. Alam nyo kung anong ginagawa niya, anong pakiramdam niya, okay lang ba siya? Kasi sa mga AFAM kasi, malaking tulong sa kanila yung may nag-concern sa kanila. How are you today? Did you eat your food? Did you take your medicine? Ganong factor. Malaking bagay sa kanila yan. Tapos yung, alam nyo, yung laging, yung nagko-connect sa inyo, nagpapatibay ng relasyon ninyo is yung, meron kayong happy moments, nandiyo-joke kayo, at gagawin din niya ng AFAM sa inyo best. Lagi silang may time and effort sa inyo. At talagang hindi kayo maging uhaw sa atensyon. At habang makilala niyo ang isa't isa, habang tumatagal, kung ma-feel mo na seryoso si AFAM sa'yo, ay mag-iba-iba na yung ano niyan. Mag-improve na yung mga sinasabi niyan. Hindi lang sa friendship na, hindi yung kumusta ng family. Magbabanggit na yan about sa future. Ganito, what if nag-asawa ka, ganyan, are you ready to get married? Ganong factor. Anong te, ganyan may sinasabi siya yung te. Are you ready to get married? Ganong factor. How serious are you about finding serious relationship? How serious are you to find a man to be part of your life? I'm really serious. And as in, if I find him now, I'll be focusing on him and no one else. Ganong factor talaga. Ganyan kayo te. Ganun ba? So, ganun bagay, brush. So, dapat ganyan prangka ka at makikita mo naman sa AFAM yan eh. So, habang nagtatagal kayo, lalong naging okay at mag-i-improve yung mga plano niya. Yung mga purpose niya kung bakit siya nakipag-communicate sa'yo. At hindi ka maging uhaw sa atensyon. At maging masayahin siya, laging may topic. Lagi siyang ma-excited na mga tinatanong sa'yo. Kung may problema man siya, nagsishare siya sa'yo. Kaya wala siyang tinatago din sa'yo. May ibang AFAM din kasi na may tinatago dahil ayaw nilang malaman mo muna. Yung ibang AFAM ay gusto nilang tanggapin sila bilang kung ano sila ngayon, simpleng tao. Pero yung iba mayaman pala. Yung iba may iba palang ano sa buhay nila. Ayaw lang nilang malaman mo. Kasi gusto nilang tanggapin at mahalin mo sila bilang simpleng tao.
May iba kasi pa-surprise dyan eh. Mayaman pala. So, ganun lang yun, best. Malalaman mo talaga yan. Laging may time and effort sa'yo at hindi kauhaw sa atensyon. At talagang nagbibigay siya ng effort na mapatunayan na interesado siya sa'yo. Habang tumatagal kayo, naging okay talaga lalo. At nagplano na yan for the future na kasama ka, mapakasalan ka, magkasama kayo in life. And, ganun, best. Hindi mo maisip talaga na may magkatsat pa yung iba. Na maging komportable ka rin, ma-feel mo sa kanya yon na thank you Lord, parang wala akong masabi sa kanya, wala akong comment, kumbaga go 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 lang with the flow. Ganun yung maramdaman mo, best, sa mga affam na seryoso. At hindi mo talaga makitaan ng may kausap ata itong iba na to. Huwag kayong masyadong mag-isip ng ganyan, yung masyadong magduda. Kasi pag lalo kayong kung nagdududa kayo, nasisiraan na ng nakakasira ng relasyon 'yan. Kumbaga matuto kayong magtiwala sa affam ninyo. Kung alam mo naman na mabait, matuto kayong magtiwala, huwag niyo siyang husgahan kasi hindi niya nakikita ang totoong sitwasyon niya. Hindi niyo nararamdaman kung anong nararamdaman niya. Dapat lagi lang kayong nandiyan, suportahan siya at be with him always, lalo na kung kailangan niya. Kailangan nila yung taong magpapasaya sa kanila, yung alam nilang nag-care sa kanila, at alam nilang mahalaga sila. Kung affam may nagbigay sa inyo ng time and effort, suklian niyo din yan, yung best. Kasi hindi lahat ng naghahanap ay nakakita ng affam na nagbigay ng time and effort. Yung affam na may respeto sa inyo, yung affam na talagang may pangarap na kasama ka. Kasi sabi mo, paano malaman na seryoso ang kachat mo? Malalaman mo yan, best, habang tumatagal, lalong naging okay. At malalaman mo yan habang tumatagal, lalong nag-improve. Kung dati friendship lang, ngayon gusto nang maging asawa ka, may plano na, at talagang gumagawa talaga ng paraan na mapatunayan yung sinabi niya. Kasi yung Mr. Ko na sabi niya, ganito, so nagplano kami, ginawa talaga niya, nakita ko yan na ginawa, nag-process talaga ng mga papers, documents, hanggat napunta na dun sa na okay na lahat, ako din na okay din, kasi isa din siya sa nag-guide na ganito, so, sa embassy, ganyan. Tapos hanggat kumuha na siya ng ticket, at nakita ko talaga yung ticket, yung time ng arrival at saka departure. Dapat alam niyo yan, best, yung arrival at saka departure, kasi yung mga affam niyo, halimbawa, lalo na pag hindi pa kasal ang usapan pagdating dyan, at wala pang ganun, hindi katulad ng sa amin, ay wala pa kasing kasiguruan yan. Yung iba, hindi lang ikaw i-meet dyan. Dapat po rin kasing alam best kung ano yung departure niya, ano yung arrival niya. Kasi kung halimbawa, seryoso ka sa affam nyo, at seryoso na yung relasyon nyo at usapan ninyo, ay dapat ikaw lang ang kasama niya pagpunta niya dyan. Kung habang nandyan siya, ikaw ang kasama niya. Kasi kung hindi mo alam kung kailan yung departure niya, ay malamang yung isang araw o isang linggo nasa sayo, yung iba ay nandun sa iba. Mahirap yung ganun. Kung seryosong relasyon ang hanap ninyo, ay dapat yung affam nakafocus sa inyo at hindi na mag-entertain ng iba. Ganun yun, best. Pag seryosong affam, hindi na rin yan sila mag-entertain ng iba. Makikita niyo yan sa ginagawa niya, sa mga performance nila sa inyo, na talagang makikita mo nakafocus sa iyo. Kasi lagi talaga yung may time. Kahit busy yung affam nyo, kung seryoso yan sa inyo, ay talagang laging may time yan, best. Makita niyo yan sila. So, kahit pagod yan sila, kahit halos walang tulog na yan, makausap ka, okay lang. Seryoso kasi yan. Pero hindi rin lahat ng ganyan ay seryoso talaga. Kaya sabi ko lang, ay sakyan-sakyan nyo lang. Yung mga affam na kausap niyo na alam nyo okay, sakyan-sakyan nyo lang. Just go with the flow. Just be who you are. Maging totoo ka sa sarili mo kung ano ka. And then, mas okay kasi yung minahal ka ng affam mo bilang ikaw. You don't have to be somebody else para magustuhan ka ng isang affam. Who cares? Kung ganito ako, hindi mo ako type, maghanap ka na lang ng iba. Ano yun? So, maging totoo ka sa sarili mo at syempre, kung ang affam mo ay nagbigay ng time and effort sa'yo, suklian mo rin yan. Suklian mo ng pagmamahal yan na kasi sa mga affam, naghanap yan ang Pinay dahil alam nila mapagmahal yung Pinay, maalaga, masipag at very hardworking, ganun yun. At family-oriented. Isa yan sa magusto ng mga affam. Kaya, syempre, ganun ang hanapin nyo rin sa affam. Kung affam na kausap ninyo ay wala dito, wala doon, hindi alam mga kung nagsasabi ng ganyan, hindi naman ginawa. Yung mga affam na alam nyo marami kayong iniisip talaga kasi kaduda-duda talaga mga ginagawa. So, mga affam pampagulo ng buhay yan. So, isa yan sa mga dapat nyong natutunan. Na dapat sa sunod na paghahanap ninyo ay piliin nyo yung affam na alam nyo ikaw lang, ma-feel nyo. Na ma-feel nyo na kahit wala kayo sa tabi, alam nyo okay lang na kahit saan magpunta yan, sa'yo pa rin ang balik niya. May ganong factor, ma-feel mo yon. At makikita mo talaga na magandang intensyon dahil talagang may time and effort. Ganun yun. So, at masaya kayong dalawang kausap. Magkausap kayo na masaya kayong dalawa.
at pareha kayo ng gusto, magkasundo kayo ng gusto, it doesn't have to be perfect kasi wala namang perfecto sa mundo, best. So, si Apam, hindi kailangan perfect yan. Kaya, minsan kasi, sobrang perfect yung hanap ninyo, kaya hindi na kayo nakatagpo ng Apam dahil hindi siya ganito, ganito. Okay lang na hindi niya ma-perfect lahat ng hinahanap mo, best. At least, most of them ay meron siya nun. Ganun lang yun, best. So, maraming salamat sa pag-share mo, best. Basta hindi ka maging host sa atensyon, may time and effort sa iyo, at thank you, Lord, ang masabi mo ay okay yan. Seryoso yan. Patulan mo yan. Just go with the flow. Huwag masyadong magtiwala kasi karamihan sa nasasaktan at nabigo dahil sa sobrang tiwala at dumating ang panahon hindi nagkatuluyan. Kasi ang afam ninyo hanggat hindi nyo paasawa yan, hindi nyo pag-aari yan, best. The feeling is mutual. Kayo ay hindi rin pag-aari ng afam ninyo. Any one of you can change your mind. Can change your feeling na meron kayo nakita hindi nyo na nagustuhan si afam nyo. Or either way, si afam meron nakita hindi ka na niya gusto. Meron siyang nakita sa'yo na dahilan na hindi ka na niya gusto. Or, meron siyang nahanap na mas okay sa'yo. Kasi hanggat hindi pa sila sure sa inyo, ay talagang open pa rin sila sa iba. Yun yung mga afam nag-entertain pa rin sa iba kasi hindi sila sure sa'yo. Pero kung ang afam na talagang nakafocus sa inyo at seryoso na talaga, at feeling nila okay ka at ikaw talaga ang gusto nila, ay nakatutok na yan sa'yo, best. Kulang na lang, hindi na matutulog yan. Ganun yon. So, maraming salamat sa pag-share niyo, best. Basta ma-feel nyo na importante kayo, mahalaga kayo, may time and effort sa inyo, habang tumatagal lalong naging okay, seryoso yan. Pero huwag masyadong kampante, kasi hindi nyo pa asawa yan. Anytime can change, ganun pa. Maraming salamat sa share mo, best. Meron ditong, magbasa mo na ang comment dito, kay Sister Maria Cristina Vito, sana makakita ako ng afam ng ganyan, kasi tagal ko na naghanap eh. Nakakita ako pero may asawa na siya. Hindi ko alam kung totoo siya sa akin. Doon sa isinot na ang singsing na diamond. Sana makakita. Maghanap ka na ng iba. Maghanap ka ng iba ba? Sabi mo may afam ka pero may asawa. Huwag kayong pumato sa afam na may asawa. Problema ang dating dyan. Lalo na pag ang asawa ng afam mo ay palaban. Ay punta ka pa sa kulungan dyan. Humanap kayo ng afam na malaya. Maraming afam na malaya, best. Yung afam na may asawa pa, hirap yan, may sabit, may kahati ka sa buhay, at mas ano yung asawa, mas matibay yung asawa, best. Humanap kayo ng ibang afam na malaya, at alam nyo wala kayong inaapakang ibang tao. Dahil ayaw niyo rin niyang gawin ng ibang tao sa'yo. What if may asawa ka at mahal mo yung asawa, aagawin niya? Gusto mo ba yun, best? Ang karma ay hindi niya tutulog, umiikot yan, best. Kung sinong matamaan dyan ang gumagawa ng ganyan. Tandaan nyo, ang gagawin nyo sa ibang tao ay gagawin din yan sa inyo at malala pa yon. Kaya mayroong kasabihan, kung ano yung gusto mong gawin sa ibang tao, gawin mo yon. Pero kung ayaw mong gawin ng ibang tao sa iyo, huwag mong gawin. Kung meron kayong afam na may asawa na pero ongoing naman yung divorce, nagdi-divorce na sila, ay hintayin mo. Hayaan mo si afam makapag-divorce ng maayos. Kasi hindi naman perfecto ang mundo. Marami naman talagang ganyan. Hindi naghiwalay. Ganon. Marami ding babae na ganon. Part talaga yan ng life yan, best. Huwag mong ipilit kung hindi na talaga kayo makasundo. Magkagulo lang kayo. Maghiwalay na lang. Mas okay pa. kung ang afam mo ay may asawa pa siya at ongoing naman yung divorce, eh, just go with the flow. Hayaan mo muna siya maging malaya siya at malaya na yung buhay niyang pumatol sa ibang babae. Kasi pag ang afam no ay may ano pa yan, may problema pa yan, may problema, may aayos na din siya sa'yo, marami siyang isipin, o baka problema ang bigay niya sa'yo, best. Hanapin niyo yung iba na malaya na at ready na sila to commit another woman in their life. Ganon. So, maghanap ka, best. Huwag kang sumuko sa paghahanap kung afam talaga ang gusto mo. Kasi lahat ng nakakita ng afam, sabi ni Sister Lenny Tusi, pagdasal mo, sis, makakita ka rin. Kasi marami tayong mga kapatid natin, kahit ako, lahat na nagtagumpay, nakakita ng afam, ay daming pagsubok na dinanas yan, best. Yan ang sinasabing tagumpay. Bakit? Ang taong matagumpay, ayun yung mga taong hindi umatras sa kabila ng maraming pagsubok. Kumbaga nadapa na, tumayo pa rin, palaban. Kasi ang tagumpay nasa dulo yan, bes. Hindi nag-una yung tagumpay. Marami ka munang pagdaanan bago makuha yan. Kaya yan ang tinatawag na tagumpay. Ganon. Kung ang mga ano dyan, madaling sumuko sa mga pagsubok, ay hindi mo makuha yung gusto mo, bes. Kasi sumuko ka na.
malay mo sa pagsuko mo, nandun na pala si Afang, sumuko ka lang. Just enjoy, just go with the flow, ganun, kung ano yung, just enjoy lang, huwag masyadong magmamadali, huwag masyadong ikumpara rin yung sarili mo sa iba, kasi magkakaiba ang plano ng Diyos para sa isa't isa sa atin, ganun yun. So, a next vlog. Hello, si Sally. I'm always watching your vlog. Thank you sa mga advice mo. To the sender po, pasawayan sis, nakachat mo. May nakachat na rin akong ganyan, yung mga ganyan na mag-email lang sa company. Naku, mahirap yun. Kay Sister Tess and Rocco, pasaway yan. Kausap, bakit ka pa email sa company? Di ka nga nun kilala kung sino ka. Yun ang sabi ni Sister Tess. Kasi ikaw na mag-email dun sa company, yun na nga. Hindi ka nga niya kilala, mag-company, mag-explain-explain ka pa nun. This is me, ganun, mahirap ang ganun. Si Afam na dapat humarap ng paraan yan. Kay Mary Gonzalez, hello si Sally, how are you? Enjoy your day po. Maraming salamat sa iyo, best. Okay lang, best. And sana ganun din kayo dyan. Kay si Jody Renin's vlog. Naku, pasaway po yan. Gusto makuha lang ang email niya. Wag na wag mong gagawin yan, sis. Doon sa mag-email ka daw sa company. Kay Sister Marivic Williami, to the sender, naku, block mo na yan. No more saying anything, the word block should be the best. Ganun. Yung mga ganyan, ikaw na ang mag-email sa company mo. Ikaw ang pinapahirapan, best. Sa mga fam na seryoso sa inyo, sila ang gagawa ng paraan at hindi kayo. Ganyan, Elsa Rio, good day po si Sally, tama po kayo, God bless po. Kung halimbawa, sa mga fam na seryoso sa inyo, hindi kayo ang gagawa ng paraan kundi sila. Depende yan, best. Kasi kung pagdating sa mga documents naman, kung pag-asawa ang pag-usapan, so may mga documents na ikaw din ang mag-process dyan sa atin, sa Pinas. Kung yung sa amin ng mister ko, yung may mga documents na kailangan akong process, ako talaga yon. So, sa kanya, siya din yun. Pero makikita mo talaga yung seryosong affirm kasi gagawin nila yung part nila at higit sa lahat, hindi ka rin maging uhaw sa atensyon at suporta sa affirm ninyo. So, good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.